Hello and welcome dito sa EE Lectures. Bali, for today's episode, ang pag-uusapan natin ay ito, okay? Ang PTR. So, tara na, let's go! Okay, so more likely na pitch lang itong episode na to nung nagtuturo ko sa mga students ko, no, dun sa RME. So bali, itong episode na to para sa mga bagong pasang REE at RME, or let's say mga professionals na, no, REE, RME na hindi pa nakakakuha ng PTR. So napag-usapan kasi namin yung halaga nitong PTR na to, 'di ba? So after nyo asikasuhin yung PRC ninyo, tapos yung IIEE membership, 'di ba? Meron pang isa itong hang PTR na to, 'di ba? So according nga sa BIR, no, so legally mo lang na pa-practice yung profession mo once na magkaroon ka na ng PTR. So ngayon, 'di ba, para saan ba yung PTR na yan? So tingnan natin yung mga nakuwang data natin, no, sa internet, especially dun sa mga local government code. So check na natin sila ngayon. Okay, so ito yung sa section 139 ng local government code. So the province may levy an annual professional tax on each person engaged in the exercise or practice of his profession, requiring government examination as such amount and reasonable classification as sanggunian panlalawigan may determine, but shall in no case exceed 300 pesos. So yung pagkuha ng PTR, nag-a-amount lang siya ng 300 pesos. So good for 1 year na siya. So basahin pa natin yung mga nakapaloob dito. So every person legally authorized to practice his profession shall pay professional tax. Okay, di ba? Legally authorized to practice his profession. So let's say, katulad ko, di ba, REE. So yeah, kumukuha ako ng PTR, di ba, para ma-legally practice ko yung profession ko. To the province where he practices his profession or where he maintains his principal office. So more likely, no, nagtatrabaho ako sa Manila kahit nakatira ako sa Antipolo, no. So more likely yung pinaka-practice ko nandun sa Manila, kaya sa Manila ako kumukuha ng PTR. So provided, however, that such person who has paid corresponding professional tax shall be entitled to practice his profession in any part of the Philippines. So yung bali, kapag nasa ibang lalawigan ako, hindi ko na kailangan kumuha ng PTR doon. So makakuha lang ako ng PTR doon sa Manila, pwede ko na gamitin yun sa buong bansa. Okay, without being subjected to any other national or local tax, license, or free for the practice of such profession. So any individual or corporation employing a person subject to professional tax shall require payment by that person of the tax. So dapat pala yung mga ibang companies, no, nire-require nila yung mga empleyado nila, especially kung mga registered yan, di ba, or mga licensed professional. Kasi nga, di ba, legally mo na i-exercise yung profession mo once na meron kang PTR. So yung professional tax shall be payable annually on or before the 31st day of January. So kinukuha natin ito. Okay, so i-click ko na lang, no, yung pinakamalaking picture niya para kita dito sa screen. Okay, so kinukuha natin to, 'di ba? Bago mag 31st ng January, amount of 300 ano lang siya, pesos lang siya. Okay? A line of profession does not become exempt, okay, even if conducted with some other profession. So let's say kung REE ka na, tapos licensed professional teacher ka pa, di ba? So dalawang PTR yung kukunin mo. Tapos kung architect ka pa, di ba? Or ME ka pa. So tig-iisa lahat yun ng mga PTR. So yung mga professionals, ayan, become exempt, di ba? Exempt lang sila, di ba? Kung employed sila sa government. Pero kung magpa-practice sila, 'di ba, nung dun sa labas ng function nila, kailangan na nilang kumuha ng PTR. So let's say, no, kumukuha ng sideline. So ayun, bali lumalabas, kailangan mo na ng PTR. So any person subject to professional tax shall write in deeds, receipt, ayan, prescriptions, reports, books of account, plans and design, surveying maps, as in the case may be, the number of official receipt issued to him. So ayan na, 'di ba, yung kapag nagre-render tayo ng service,
So isang magandang example nito, let's say sa isang doktor. So di ba sa doktor parang pag nagpapatingin ka, di ba, nagpapakonsult ka, "Dok, masama yung pakiramdam ko eh." So once na i-check up ka na ng doktor, yung doktor is nag-e-engage na dun sa professional activity niya, no? Kaya di ba after niya ma-check yung kalagayan mo, mas stethoscope or kung ano man yung test na pinagmulan, di ba? Ayun, after ng mga consultation, 'di ba? Ayun, sisingilin ka na. Tapos makikita mo dun sa receipt, 'di ba, nakalagay yung PTR ng isang doktor. So let's say, 'di ba, para sa isang REE or RME, 'di ba? Saan ba natin nagagamit 'yan? Or let's say sa PEE na din, kasama na din 'yan. Okay, so before tayo mag-go dun, 'di ba, yung para makakuha ka nito, ang kailangan mo muna kung new passer ka is photocopy ng PRC ID mo. So kung hindi ka naman present, kailangan mo na authorization letter. Para naman sa mga magre-renew ng PTR nila, 'di ba? So let's say na-renew mo na, nakakuha ka na ng PTR. Tapos ayun, magja-January 2024 na. So kukuha ka ulit ng bago. So kailangan meron ka pa ring photocopy nito kasama na yung license mo din. So dadalhin mo yung photocopy noon, magkasama sila sa isang page at makakapag-renew ka ulit for 300. Kasi ano yan eh, titignan nila yan eh kung kailan ka huli kumuha ng PTR. Kasi kapag na-delay ka, naku, katakot-takot na penalty yung madadagdag doon sa pagkuha mo ng PTR. So I can say sa mga bagong REE natin dyan at RME, kumuha kayo ng PTR. So balik tayo dito sa screen natin, no? So ayan, 'di ba? Saan ba natin pwede gamitin 'yan? So let's say, no, kung gusto mong kasing tindi ka ng doktor, 'di ba, kapag may nagpa-consult sa iyo, 'di ba, issue mo na resibo after yung na consultation, 'di ba? Kasi nag-engage ka dun sa professional service mo. Okay, so ngayon tignan natin, no? So ayan, sa mga electrical professional, normally ito yung mga documents natin, no, o yung mga forms na kung saan tayo nag-e-engage. So let's say sa isang application na electrical permit, 'di ba? Ayan. So sa mga PEE dun sa nag-sign ng and nag-seal ng plano. So dito makikita niyo yung name, address and PTR number. So let's say, 'di ba, kumuha ka ng sideline for electrical works, ikaw yung magsusupervision. Pero since wala kang PTR, hindi ka makakapirma dun. So, kailangan mo tong PTR na to. At ayon nga sa batas, no, ayun, legally mo lang napapractice yung profession mo once na makakuha ka ng PTR. So, ito, person in charge of installation. So, dito, makikita na natin yung tatlong licensed electrical professional, which is si PEE, REE, at RME. So, for RME, nakikita natin yung limit niya, no, hanggang 600 volts at 500 kVA. So, bali si Registered Electrical Engineer, sky's the limit, pero hindi siya pwede mag-sign and seal ng plano. So, ayun, para makuha natin yung project, di ba? Ayan. So, depende dun sa type na magiging project, di ba? Kailangan may PTR ka. Kasi, di ba, lumalabas, nag-e-engage ka to offer your professional service. So, depende na sa usapan ng client ninyo, di ba? Let's say, once na makuha ko to, maniningil ako ng let's say such and such, depende sa establishment yan. So let's say 3,000. Tapos iba pa yung magiging rate ng per visit mo. So depende sa magiging usapan nyo ng client mo. So isa to yung sa application ng electrical permit. So take note, hindi ka makakapag-engage unless na wala kang PTR. So kailangan meron kang PTR. Tapos check pa natin yung ibang documents. Ayan, such as certificate, no, of ano, final inspection. Ayan, electrical inspection, final electrical inspection. So dito makikita natin ulit yung tatlong profession, no, si PE, REE at RME. So yun nga, so hindi ka rin makakapirma diyan kung wala kang PTR kasi kasama yun sa documents required. Okay? Tapos yung isa pa natin dito, ayan, so yung permit, no, para dun sa temporary service. Okay, yan, di ba? Temporary service connection, lalo na sa mga construction site, di ba? So, person in charge of installation, nakita na naman natin yung tatlong licensed electrical professional. So, ayun nga, di ba? Kung wala kang PTR,
Tulad nito, 'di ba? Hindi mo makukuha yung project na 'yan at hindi ka legally na mag-practice ng profession mo. So yun na, after na PRC at IEE, huwag kalimutan kumuha ng PTR. So sa mga kakapasa pa lang noong September, so paano 'yun? Matatapos na yung ano, yung taon, 'di ba? So we can say na ayun, kung kaya mong pakiusapan yung officer doon sa LGU, so sa LGU pala kinukuha yung PTR na yan, no? So kung taga Manila ka, Manila, kung Makati, Makati, Antipolo, Antipolo, depende doon sa local government unit na pinakamalapit sa'yo. So kung mapapakiusapan mo yung officer mo doon dahil kakapasa mo pa lang, so let's say kumuha ka sa January 2024, di ba? Ayun, pwede kanya payagan na 300 lang. And then yung susunod mo na is January 2025. So, ang mahirap niyan kapag nakalimutan mo kumuha and then someday, biglang may sideline, di ba? Malaki yung project. Tapos biglang dumulan na isipan kumuha ng PTR. Biglang sinalpakan ka ng napakalaking penalty, no? Ayun, imbis na para kumita ka, baka mamaya maging abonado ka pa ng dahil sa penalty. So, yung bali na share ko lang itong topic na to, no? Kasi nga, di ba, tingin ko parang minsan ito yung part na hindi na ituturo, especially sa school, di ba? Parang yung na ituturo is yung, ayun, kung paano ka maging knowledgeable sa mga electrical engineering aspects. So, pagdating sa ILOS, so, kadalasan parang nakakalimutan itong bagay na ito. Parang yung nagiging focus natin is sa preparation sa board exam. At hindi lang yun, no? So once na maging passer ka na sa REE or RME, so ibibigay sa'yo yung mga requirements. So katulad ng PRC, IEE, pero parang ito yung kadalasan na hindi parang namemention yung PTR. Kasi nga, diba, ayon na nga dun sa ano natin, diba, dun sa local government code, diba, ayun, so bali legally ka authorized to practice your profession, 'di ba, kapag meron kang PTR. So hope na maraming kayo natutunan dito sa video na to, no, especially sa mga new passers natin diyan sa REE at RME. So at sa mga PE pala. So ayun, bali congrats sa inyo. Bali sa mga subscriber natin, ayun, follow lang kayo at see you sa mga future episodes. Bye.